Hello. Mayong magandang umaga sa lahat, mga plantito at saka plantita. So ngayong umaga, ang topic natin ngayon, plant of the day natin, is ito. So ito yung variegated albo alocasia. O in short, kapamilya siya sa mga elephant ear family. So yung mga daon ng mga malalaking, parang malalaking tainga ng elepante. So ito yung variegated. So, ngayong umaga is ipaalam ko sa inyo kung paano ko pinalaki ito. Pinalaki ng healthy at saka very lush. Ang sekreto ko, it's not a secret. It's an open secret, mga plantito at saka plantita. Ang tawag ko dito is wild planting technique. So, ipaalam ko sa inyo, 5 months old, direct to the ground, ito siya. Saka ito na siya ngayon. So ang ating gagawin ngayon is i-repot natin. So tingnan nyo, dapat sa pag-repot ng mga alocasia, dapat so parang dalawang almost 1.5 feet. So kung tingnan nyo, sobra sa roller. At saka dapat yung mga holes, malalaki yung butas ilalim para easy drainage. At saka number 3, ang lupa na ginamit ko, ito siya. Ang lupa ko is mabuaghag, sandy loam, pero meron siyang rice hull. Pero yung rice hull, situate nyo na very dark brown na para ma-utilize yung nutrients sa tanim. Huwag nyo gamitin yung green pa na rice hull kasi mainit yun sa roots ng mga halaman. So ito, at saka later ipaalam ko sa inyo kung ano ang ginamit kong fertilizer. At saka ikalawa is ano yung sunlight requirement niya para maganda ang tubo sa ating alocasia. So in a closer look, tingnan nyo ito guys. Malapit na siyang natumba. Kasi ipalapit ko sa inyo yung camera para makita nyo bakit very lush ang ating alocasia. So kung tingnan nyo ang alocasia na ito is 5 months old na siya, direct to the ground. So direct planting siya. So tingnan nyo, may mga babies na siya. Pero hindi pa siya basta i-remove ang babies guys kung maliit pa kasi hindi siya mag-survive. So kung tingnan nyo naman, ito 5 months old. Ito naman is 2 months old. So gidari ko pa rin. So ito ang ganda ng daon niyo. So itong tinagurian ko na the most beautiful plant in my garden. Kasi ito lang mag-iisa na variegated. So ito na siya. Pwede na yung halaman natin. At saka yung pot. Malaking pala guys. Para madaling mabunot. So kailangan dadahan. Oops. Tingnan nyo guys, may na-remove na siya na young baby. Oh. Pero meron na siyang roots. So mabuhay na ito eh. So set aside muna natin. Dito ka muna. Tingnan nyo. So ilapit ko sa inyo. So gi-uproot ko. So meron siya mga young babies pero hindi pa siya nag-separate. So dito natin ilagay. So yung pot ko is half full lang. So hindi siya, ang lupa dapat hanggang dito lang guys. Mga 1/4 yung lupa. Ilagay ko ng lupa 1/4. At saka kung tinan nyo, parang nakalahati lang siya. So ngayon is, lalagyan natin ng lupa. Pero huwag nyo punuin yung lupa guys. Hanggang dito lang. So kung tinan nyo, meron pa mga maliliit.
sample kayo kung ano yung location niya. Dito po siya sa sunset location. So pwede rin sa sunrise location. Pero ang allocation kasi yung variegator is dapat hindi siya full sunlight. So parang indirect sunlight lang. Kung sa long time, pwede sa hapon or sa morning. Itanim ko dito sa gilid para hindi siya mag culture shock. Para andito pa rin siya sa malapit sa nanay niya. Rice hull na dark brown. So, kailangan isang beses nyo ang diligan. Yung water requirement ko sa alopecia ko is isang week, one or two times lang siya diligan. So, kung pwede, isang beses lang. Kasi yung alopecia kasi is overwatering. Magkaroon siya ng root rot at saka madaling malagas yung mga dahon niya. So, isang week, pwede isang beses lang, pero pag may ulan, huwag mong diligan. Of course. So, ito na. Ilapit natin sa inyo, guys. Ang aking magandang alopecia. So, ito, tingnan nyo. So, kung tingnan nyo, andito na yung maliit na anak niya. At saka meron pang isa, tingnan nyo, meron pang isa. At saka meron pang isa doon sa kabila. So tatlo sila. So kung tingnan nyo na closer look, ganito. So ganito ang technique ko sa Joe Plantito Vlogs sa aking alopecia. Kung magtanong kayo, meron bang fertilizer? Hindi ako nag-apply ng inorganic or fertilizer o yung mga commercial fertilizer. Ang ginamit ko lang dito is tubig sa ulan o rainwater. Pag walang rainwater, meron doon freshwater fish pond. So doon ako nag-igib. O ay pitch water. Saka dito ko siya gilig sa alaman na ito, guys. In short, guys, no chlorinated water yung i-apply ko sa aking alopecia. And at the same time, no fertilizer. Kasi it's better to have natural growth na, guys, kumpa sa artificial. Ito na ating alopecia. Ang ating pinakamagandang alopecia, guys. So ito si Joe Plantito Vlogs sa aking bagong tanim na alopecia. So maraming salamat. See you. I hope you learn from me. Thank you very much.